Hey yo, welcome to Pimp Your Food. Isa to sa viral na street food ngayon, kaya naisipan kong gumawa ng version. Ito ang legendary Lechon Pares. Let's go. Yo, medyo mahaba ang video natin ngayon, kaya simulan na agad natin sa pagluluto. Gawin natin ang pundasyon ng masarap na sabaw. Magpapakulo tayo ng buto-buto at karne. Meron ako dito buto ng baboy, yan ang nauna, tinabas ko yan sa liempo. Tapos meron ako ditong ribs ng baka, nakahiwa na. Meron niyang buto, laman at taba. Syempre, di mawawala. At meron din tayo ditong malaking tipak na laman ng baka. Yan ang gagawin natin, beef slices. At syempre, ang ating panglechon kawali, meron tayo ditong liempo. Kung mapapansin nyo yung kulay ng karne, ayan, medyo maputla. Kasi binabad ko na yun sa tubig para konti na lang yung iskam na lulutang mamaya pag nagpakulo tayo. At para rin mabilis na tayo magpakulo, mainit na tubig na isasalin ko dito. 2 litro ng mainit na tubig, ayan, para marami tayong sabaw. Ayan na rin ang gagamitin nating sabaw, wala tayong itatapon dyan. Bali, papakuloan natin yan, magkasama na yung baka siya kababoy, para masarap ang ating sabaw. Kung mas madadamihan nyo pa yung buto, mas maganda. Ayan, pero kung konti lang naman, pwede naman kayong gumamit ng broth cubes para alternative kung kulang ang inyong buto-buto. Ayan. Kumukulo na, pwede na tayo mag-start ng timer. Takpan lang natin yan for 15 minutes nang lumutang na ang dapat lumutang. Pero makikita nyo, konti lang yan kasi yun nga, nababad na natin sa tubig yan ang ating karne. Kaya konting scum na lang ang tatanggalin natin dyan. Ayan, no? Pero tanggalin pa rin natin, pare. Hindi natin yan kailangan sa ating sabaw. Para maging makapangyarihan ang sabaw natin, kailangan busilak yan. Tanggalin natin para naman medyo clear ang ating sabaw. Ayan, pagkatapos natin matanggal yan, dun pa lang ako maglalagay ng aromatics. Ba't ko hinuli? Kasi nga, pagka sinabay ko na yan sa una pa lang, eh nagdidikitan kasi dyan yung mga scum. Mahirap tanggalin. So ayan, kapag natanggal natin yung scum, dun ko pa lang ilalagay ang aromatics natin. Ang sibuyas, bawang, daon ng laurel, daon ng sibuyas, paminta at asin. Tapos itutuloy natin ang pakulo niyan for 30 minutes. For another 30 minutes para total ng 45 minutes yun ang cooking time ng liempo. Ayan, takpan lang natin. Ayan, mabilis lang. After 30 minutes, ayan, no? 45 minutes in total. Okay na yung liempo natin. Pwede na natin yan gawing lechon. Lechon belly. Yan sa air fryer ko yung nalagay. Ayan, no? Malambot, no? Ayan, hanguin lang natin. Siyempre, hanguin ko na rin itong laman ng baka natin para ma-slice natin yan. Pati na rin itong mga ribs. Ayan, tatanggalin natin yan sa buto at yung taba, i-cube natin yan, pati yung laman. Ayan, tapos tanggalin na pala natin lahat. Ayan, pati yung buto. Pero huwag yung itatapon dahil gagamitin pa natin yan. Pagpapakuloan pa natin yan mamaya, may lasa pa tayong makukuha dyan. So, tinanggal ko na lang din yung mga aromatics, tapos sasalain ko lang itong sabaw. Hindi ko itatapon ng sabaw, gagamitin ko yan. Wala tayong itatapon dito. Yun lang, yung aromatics lang tanggalin na natin. Ayan, tapos salain na natin yan para malinis talaga. And then, simulan na natin ang ating lechon. Ayan, no? Nakita nyo naman. Lalagyan ko lang yan ng patis, pero kayo nang bahala sa pampalasa na gusto nyo. Ayan, mas malinamlam lang itong patis para sa akin. Ilalagay ko, irarub ko sa karne at sa taba. Tapos, doon sa naman sa balat, bali tutuyuin lang natin yan para lumutong. Ayan, tuyuin lang natin mabuti. Pagka tuyo na yung balat, mabilis ang lechon lang to. Hindi na natin ilalagay sa ref. Bali yan, pag tuyo na, rub lang natin ng asin. Tapos ilalagay ko na yan sa air fryer. Pero syempre, pwede nyo yan iprito sa mantika, di ba? Gagamit lang ako ng air fryer dito dahil para less movement ako, para less ano effort. Kasi nga magluluto pa tayo ng sabaw. Ayan, nalagay ko lang dito. Bagong bili ko lang tong air fryer na to. Ito ang unang beses na paglulutuan ko to ng lechon. So, tetestingin ko lang muna to sa pagluluto ng 15 minutes lang. Ayan, nasagad ko sa 200 degrees Celsius sa 15 minutes. Pero in total, umabot ako ng 45 minutes sa pagluluto niyan. So, pwede na natin niya kalimutan. Ayan, nga pala akong trip niya yung air fryer na yan. Ang ganda. Lalagay ko yung link sa description kung saan ko yan nabili. Tapos, magsasaing na ako dito. Ayan, ang gagamitin ko sabaw yung pinagpakuluan natin ng buto at karne. Ayan, para masarap ang sinaing natin. Tapos maglalagay ako ng 1 tablespoon ng toyo. Depende kung gano'ng kaitim yung gusto nyo ng inyong kanin. Pero wag naman masyadong marami kasi maglalasang toyo na yun. Ayan, tapos rice cooker din ginamit ko. Ayan nga, para na less movement lang tayo, less effort. Ayan, habang nagsasaing at nagpapalutong tayo ng lechon, gawin na natin ang ating beef slices. Ayan, islice lang natin ng manimipis. Siyempre, para dumami at saka para mabilis lumambot.
Yun, di ba? Para masarap kasi yan, malambot na karne sa Paris eh. Parang ano, parang madali kang ma-impress kapag malambot yung karne na kinakain mo, di ba? Saka masarap yung ganun, yan. Okay na, slice na natin. Tapos ito yung ribs ng baka. Hiwalay lang natin yung buto at laman at yung taba. Tapos i-cube natin yung laman at yung taba. Ayan, maganda kasi yan. Medyo may nagpapalutang-lutang na taba, eh, di ba? Kapag hinahalo ang Paris. Nako po. Nako, ang sarap niyan. Ayan, tapos kapag na-cube na natin lahat yan, i-prepare lang natin ang ating panggisa, yung another batch natin ng aromatics. Ayan, tabibin lang muna natin yan. Tayo ay magpipino na ng luya. Meron akong luya dito, bawang, at sibuyas. Kung ayaw nyo ng luya, please maglagay kayo ng luya sa inyong pares. Masarap yan. Nagamit lang ako dito ng mini food processor. Ayan ang pampipino ko. Gusto ko na pino yung luya, bawang at sibuyas kasi kapag sinabay natin yan sa pakulo para madaling lumambot. Ayan, para kapag nahigop mo siya kasama ng sabaw, parang matutunaw na lang siya. Ayan, ganun kasarap. Para yung mga ayaw sa luya, hindi nila malalaman na gusto pala nila ng luya, hindi nila alam. Natikman nila yung luya. Ayan, para hindi na mapili, para lumasa talaga. Sarap talaga gamitin itong mini food processor na yan. Nabili ko yun sa Shopee. Lalagay ko yung link dyan sa description. Simulan na natin ang pagigisa. Sabay-sabay na. Total, maliliit lang naman na yan. Gisa lang natin yan hanggang sa bumango na ng todo. Ayan, kapag napansin yung luto na yung sibuyas at ang bango na ng ating aromatic, sunod na natin ang ating star anise at cinnamon. Ayan, tatlong star anise. Kung natatapangan kayo, magbawas kayo. Pero para sa akin, sakto lang yung tatlong star anise. Mas matapang ka dyan. Kaya mo yan. Tapos yan, sunod na rin natin ang ating mga beef slices at beef cubes. Yan, talagyan lang natin ng paminta. Ayan, medyo damihan natin ng paminta. Tapos gisa natin for 2 minutes. And then, ilagay na natin ang ating mga pampalasa. Titimplahan na natin yan. Rekta na yan sa karne. Isang kutsara ng patis, dalawang kutsara ng toyo, isang kutsara ng oyster sauce, 1/4 cup ng sugar, brown sugar, depende sa tamis na gusto nyo. Tapos kalahating pork cube, kalahating beef cube. Yan. Depende rin sa inyo kung gusto nyo gawing isang buo. Yan. Kung gusto nyo lasang-lasa ang inyong sabaw. Yan. Igisa lang natin yan. Yan. Hanggang sa maging ganyan ang itsura. Mga 2 minuto. Tapos ibabalik na rin natin dyan yung buto na tinanggal natin kanina. Yan. Kasi nga, papakuluan na natin yan. Tapos yung sabaw na sinala natin, yan no. Babalik lang natin, dyan pa rin natin yung papakuluin para masarap na masarap ang ating sabaw. At since nagbawas tayo ng sabaw kanina na nilagay natin dun sa ating sinaing, dadagdagan ko lang ulit yan ng kalahating litro na mainit na tubig. Tapos yan, pakuluan natin yan hanggang sa lumambot yung karne or mga isang oras. Ayan, habang nagpapakulo tayo, balikan natin ang ating lechon belly kung malutong ba. Diba, pati yung tilaok ng manok malutong. Ayan, tapos slice lang natin yan. Actually, inabot nga yan ng 45 minutes sa air fryer. Medyo nasobrahan pa nga ako, pero juicy pa rin naman, all goods pa rin naman. Pero akong tatanungin, medyo nasobrahan sa gusto kong luto. Ayan, pero no worries, masarap pa rin yan. Slice lang natin ang ating malutong na lechon belly para yan ang isasahog natin mamaya sa pares. Ayan no, kapag nakasip-sip ng sabaw yan, grabe. Napakalambot ng loob yan, tapos crispy yung labas. Alright, kapag na-slice na natin lahat yan, check natin ang ating sinaing kung ano nang nangyari. Ayan no, ayan. Kaya diba less effort tayo, gumamit tayo ng air fryer saka ng, ano man tawag dyan, rice cooker, diba? Para hindi tayo ganun ka, pagod. Ayan. Tapos after ng isang oras, malambot na. Malambot na ang ating mga karne. Ang tanging gagawin na lang natin ay titikman yan, tapos titimplahan. Yan, ayon sa inyong gusto kung anong kulang. Yan, kung medyo naalatang kayo, i-consider nyo din magdagdag ng sabaw. Pero ako, ang kulang na lang nito, gusto ko medyo talab yung tamis. Naglagay pa ako ng 2 kutsarang brown sugar. Tapos, ito na ang ating pampalapot. Yan yung slurry. Cornstarch lang yan na hinalo sa tubig. Tapos yan, paunti-unti ko lang yan nilalagay hanggang sa makuha ko yung
desired na consistency o lapot na gusto ko. Yung medyo malapot lang ng konti kasi nga inspired to sa Kanto style na pares, yung street food, yan, ganyan lang. Ayan, kapag nakuha ko, yan o, tama na yung lapot niyan para sa akin. Oy, wow! Grabe, yan yung sinasabi ko sa inyo. At yan, habang mainit yung ating sabaw, i-assemble na natin yan, di ba? Papatagalan pa ba yan? I-reward na natin ng ating sarili, tikman na natin yan, kainin na natin. So, ito na ang ating sinaeng na masarap na ginamitan natin ng sabaw ng karne at buto-buto. Tapos, ito na, assemble na natin ang ating pares. Ito na ang ating beef slices. Yan, medyo tayo naman i-reward na natin sa sarili yan. Tayo nagluto, medyo damihan natin serving. Yan ang pinagtabasan ng ano, lechon belly. Tapos, lagyan na natin ang ating lechon belly. Yan, oy, lutong yan. Siyempre, taba, mawawala ba yan? Lagyan natin yan ng dahon ng sibuyas at medyo maraming fried garlic. Tapos, ibuhos na natin parang ulan ang sabaw. Ayan, naku po, may nas... Kunwari pa talagang may nasamang taba o tipsy, di mo kami maloloko. Ayan, salin lang natin, medyo damihan natin, masarap sa kanin yan, sabaw na yan. O kung ayaw nyo magkanin, pwede kayong mag-Mickey. Ayan, gawin yung mami ang inyong lechon pares. Ayan, and now, look at that. O diba, makapangyarihan, panalong-panalo. Napakasarap. Medyo matagal gawin, pero kayang-kaya, diba? Wala namang mahirap sa ginawa natin. Ayan o, tas ito na ang ating partner na ano, kanin. Kanin na gamit ang sabaw ng baka at ng baboy. Ayan o, masarap yung kanin na yan. Ternong-terno sa pares. Hindi pala terno, pares na pares talaga. Ayan, kung ako yung magtitinda ng lechon pares, ganito yung gagawin kong recipe. Yan, sana natakam ko kayo. Sana nainganyo ko kayo na subukan yan. Napakadali, ilalagay ko yung ingredients sa description ng video, sana subukan nyo, talaga naman mapaparap ka na lang sa sarap. Hey, pag natikman mo tong pares lechon, tatatak sa isip mo parang leksyon. Okay lang na tumaas alta presyon ng kumain ng masarap. Yan ang mission. What? Basta ma food, always in the mood. Eating like a king, as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sound right, boy? You know, sana nagustuhan nyo tong episode na to. Malapit na naman ang holiday season. Malapit na naman lumamig ang mga gabi. Ayan, patok na patok itong masarap na sabaw na lechon pare. Sana subukan nyo. Pwede nyo rin yan ihanda. Pwede nyo rin yan itinda. At speaking of paninda, ayan, nakikita nyo ba yung t-shirt na suot ko ngayon dyan? Ayan, ayan ang tinda ko. Ayan ang unang merch ng Pimp Your Food. Available yan sa Workaholic Merch, Shopee, Cash on Delivery nationwide. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood sa Facebook. Pimp Your Food ang aking Facebook page. Yan, sana mag-follow kayo para lagi kayong updated sa mga bagong uploads, bagong recipe natin. At syempre sa YouTube, sa mga nanonood dyan, sana mag-subscribe kayo. Malapit na tayo mag 200k. Ibigay nyo sa akin yan. Malapit na yung Pasko. I-regalo nyo na. Maraming salamat. Tipsy Ghost Random sa YouTube. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilig, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. Ito ang Pimp Your Food. God bless sa inyong lahat. Peace! Maglaro at manalo ng pera sa Play to Earn mobile game. Ito ang Dream Club. Madali lamang mag-download at register gamit ang iyong mobile number. Maraming laro ang pwedeng pagpilian. Masusubok mo talaga kung saan ka swerte at kung saan ka magaling. Sa halagang 100 pesos lamang ay pwedeng-pwede ka nang magsimula maglaro at manalo. Meron din free coins para sa mga first time users. Mag-enjoy maglaro ng Lucky 9, Pusoy, Tong Eats, Baccarat, Color Game, Racing, Domino, Slot Machines at i-withdraw ang iyong mapapanalunan gamit ang iyong GCash account. Ilalagay ko ang download link ng Dream Club sa description, caption at comment section nitong video. Maglaro at manalo sa Dream Club!